Hello, ito na yung walkthrough for the second brain template. Ang mga meron dito ay projects, tapos tasks. These are connected. So, ito, meron siyang next task din na makita mo ano ba yung status ng kung nasan na yung mga tasks. So, ito yung connected na task. When you delete this, mawawala yung date dito. Ayan. Pero pag nilagay mo ng date, let's say sa 3, makikita mo kagad sa next task na ito na yung susunod na schedule. This is helpful kasi andito din siya. So, in a glance, makikita mo lahat ng task for the project. Okay. Tapos, this is, ano naman, nakikita lahat ng task dito sa calendar, dito sa baba. So, ito, wala siyang filter ng project. Lahat ng project andito. Meron kang today, backlog, week, month. Ito may month siya. Ito week lang. May past due yung mga nakalipas na. Tapos, completed kung meron ng recently completed. Ayan. So, ito, paano mag-reschedule? Ayan, nalagay mo dito. Ayan, ganyan. Or, pwede siya na ano, pwede siya dito sa week. Ito yan, reschedule mo lang. Kita mo naman na ito nakalipas na. Sa month pala, kung gusto mo makita yung March, para hindi na pa lipat-lipat dito, pwede siyang open as full page. Tapos, ayan o, may kita mo na lahat. Tuloy-tuloy na yung calendar. Sige, balik tayo dito. Okay, ang next naman, mamaya na itong goals. Ito muna, new note. Lahat ng notes connected, pwede mo connect sa projects or topics. Pag topics, hindi siya actionable. Pag projects, actionable siya. So, dito mo pwede makita. Pwede mo nilagay ng URL. And anything na media, pwede mo ilagay dito sa baba. Media, video, Loom, YouTube link, pwede ilagay embed dito. So, madami na siya pwede maging laman. Hindi lang siya puro text lang. Pwede din text. To do or bullet points. Ganyan. Lalamanan mo. Wala. New note. Tapos, itatag ko siya sa project ng Learn About Notion. Ayan. Dito, since connected siya, pwede ka na pumunta directly to the project. Ayan. Tapos, dito may kita, task and note sa baba. Yun siya. Pag task naman and mag-open siya, pwede mo itag sa project. Higyan mo ng date. Tapos, new task. O yan. Tapos pwede mo na i-complete. Yung task Python pala natin, gawin natin. Pag binuksan dito, checkbox lang para madali. Isang click lang. Okay. Ngayon, sa baba naman, so, ang pwede mo pa i-track using the second brain is yung journal. So, pwede kang maglagay dito ng highlights na this is what happened today. O, yan. Tapos, iba pang journal mo. May past 2 days and past week para madali mo mapuntahan, mag-view. Pero dito, ito yung check-in mo for the week. Yan. Meron naman siyang mga prompts na which you can answer para this is for you to keep in check kung ano na ba yung mga ginagawa mo, na re-reach mo ba yung goals mo, or nakapag-increase ba yun ng metrics for you to achieve your goals. So, ito yung self-feedback. It keeps you in check or check-in, di ba, para marating mo yung goals mo na andito sa taas for you to be reminded ano yung mga goals mo. So, ito yung focus mo, for example. Tapos, dito sa loob, yan, meron siyang this is part of the goal OS na template na i-discuss ko dito. Ayan, mabaha tayo. Ayan, dito pwede ka mag-new goal, tapos may draft dyan. Ito, ayan. May step-by-step process. Lalagay ko yung, a-add ko yung goal OS na walkthrough para panoorin nyo. Kasama nitong walkthrough ng second brain OS para separate na lang ng video yun. Pero ito, this is for you to keep track nga yung mga goals. Yung goals is pwede nakatouch siya sa project. Ito, lalagay ko dito. And lalagay ko dyan yung goals.
para naka-link silang dalawa. Okay. Tapos, ayan. So, ito naayos ko na. Dito, mag-add tayo ng goals. Ito yun na yun. Community members. So, may kita na yan na naka-link dito. Ito, projects. So, check natin ang box. Ayan. So, learn about Notion. So, nakatay na itong dalawa. Nakarelate na itong dalawa dito. Okay. Ano pa yung pwede i-track? So, may journal, may check-in. Tapos, ito na yung mga notes na pwede siya nakapin. Ayan. So, tapos may kit na mo din lahat na pwede mo i-search. So, kunwari, ano? What is project briefing? O, ayan. Pag pwede tayong mag-pin para kunwari madami ka na notes dito. Tapos, gusto mo i-pin yung likha note. Ayan. Kung may focus ka na, ito na yung gusto mo makikita. Pwede i-pin, tapos ito may separate view siya. Ganun din sa topics, pero ang topics ay collection ng notes. So, kumari, sa communication, ito na yung notes mo. Notes, bookmarks, or contacts yung pwede mo i-relate into a certain topic. Ayan. Ito naman lahat ng topics. Sa books, so ito yun. Ito yung mga books. Reading Now. Pwedeng may all din. Ayan, madami. Ayan. Pwede ka mag-notes siya, maglagay ka ng start date, end date, ng rating, tapos yung authors, ayan. Topic, ito yung topic. So, pagpunta ko dito sa communication, ito siya. So, interconnected. Ito yung mga reading now. Reading now sila eh. So, pwede naman yung palitan. Edit property, status, want to read. Tapos, punta tayo ng all qual. Ito muna yung gusto ko basahin. Reading now. And you can focus on the reading now for now. Tapos, contacts naman. Kasi, syempre, people din. Oh, sa increase in network. So, ito, this is used pag may bagong contacts. So, kunwari, nakita dito, new contact. Save. Tapos, lagay natin birth date. Kunwari, 2020. 2004. Ganyan. So, ito, since birthday is 2, dapat lalabas pa rin siya dito. Ayan, no? Current year birthday. So, may smart formula yan na pag birthday niya, lalabas siya dito. Kahit yung nilagay kong date sa birthday ay 2004. Tapos, may button din dyan, okay, na check in. Ibig sabihin, I have talked to this person. Ayan. So, it keeps you on the loop na kung kailan siya, kailan mo siya huling nakausap. Tapos, you can add details here. Kunwari, bought gift or he likes green tea. Ganyan. Yan. Tapos, pwede mo relate sa kung anong project, sa kung anong topic. So, this can serve as your clients as well. So, contacts or clients nakalagay dito. And then, lahat yan, lahat ito, these are all maintained here, databases. Tapos, nakadulat, delete na lang siya para hindi ma-mess up. Yan. So, that's the walkthrough of the second brain template for you to manage yung projects, tasks, goals, journal, notes, and books, and clients.